Magandang hapon, Pipito. Magandang hapon din po, ma'am. Alam mo, Pipito, marami-rami na rin ang mga kwentong natutunan natin dito sa ating Bible study. Iba't ibang mensahe ang pinararating sa atin galing Biblia. Tunay at totoo ang mga kwento dito. Gusto ng Diyos na malaman natin ang wagas na pag-ibig niya sa atin. Tulad po ng sinabi niyo noon, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus upang maligtas tayo. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Diyos ay sumampalataya tayo. Buti naman at naalala mo yan, Pipito. Pangako ng Diyos yan, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo ba, Pipito, ang kukwento ko ay tungkol kay Abraham. Ang pangako ng Diyos kay Abraham. Mamaya, malalaman niyo kung ano ang pangako ng Diyos. O sige, Pipito, sisimulan ko na. Si Abraham ay nagmula sa lahi ni Sem na anak ni Noe. Sa bayan ng Ur, nakatira sina Abraham at ang asawa niyang si Sarai. Walang anak sina Abraham at Sarai. Isang araw, ng 75 taong gulang na si Abraham, kinausap siya ng Diyos. Abraham, umalis ka sa bayang ito. Iwan mo ang iyong mga kamag-anak at ang tahanan ng iyong ama. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Doon ay bibigyan kita ng anak at maraming apo. Gagawin kong isang malaking bansa ang iyong lahi. Makikilala ka ng lahat. Pagpapalain kita para magtagumpay ang lahat ng iyong mga gawain at maging sagana ang buhay mo. Dahil sa iyo, marami rin ang magiging sagana. Pagpapalain ko ang mga taong magiging mabuti sa iyo, pero pahihirapan ko ang mga taong magpapahirap sa iyo. Dahil sa iyo, marami ang lalapit sa akin para humingi ng pagpapala tulad ng ibinigay ko sa iyo. Sumunod si Abraham sa inutos ng Diyos. Isinama niya ang asawa niyang si Sarai. Isinama rin niya ang pamangkin niyang si Lot. Dinala nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian at mga katulong. Naglakbay sila ng malayo papuntang Kanaan. Nagpakita roon ang Diyos kay Abraham at nangako, "Ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong magiging lahi." Kaya gumawa roon si Abraham ng isang altar para sa Diyos. 99 na taong gulang na si Abraham nang muling magpakita sa kanya ang Diyos. "Ako ang makapangyarihang Diyos. Kung susundin mo ako at mamumuhay ka ayon sa gusto ko, ito ang pangako ko sa iyo. Bibigyan kita ng maraming apo. Ito ang magiging kasunduan natin. Ipinapangako kong ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Mula ngayon, Abraham na ang itatawag sa iyo dahil ginawa na kitang ama ng maraming bansa. Bibigyan kita ng maraming apo. Sila ay magiging malaking bansa at ilan sa kanila ang magiging hari. Ito rin ang magiging kasunduan namin ng iyong magiging mga apo. Kailanman ay hindi magbabago ang kasunduan ito. Ako ang magiging Diyos mo at magiging Diyos ng iyong lahi. Ibibigay ko rin sa iyo ang buong lupain ng Kanaan kung saan ikaw ay naninirahan bilang banyaga. Mamanahin ito ng iyong magiging mga apo. Sila ang sasakop sa lupaing ito magpakailanman at ako ang kanilang magiging Diyos.
Binago rin ng Diyos ang pangalan ni Sarai. Tinawag niya itong Sara dahil siya ang magiging ina ng maraming bansa. Isang araw, dinalaw ng Diyos si Abraham sa lugar na tinatawag na Mamre. Ganito nangyari noon. Maraming malalaking puno sa paligid ng tolda ni Abraham. Napakainit ng hapong iyon. Kaya nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Tumingin siya sa mga puno at may nakita siyang tatlong lalaki. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito. Lumuhod siya at nagpatira pa bilang paggalang sa kanyang mga bisita. Mga Ginoo, huwag po kayong aalis nang hindi dumadaan sa aking tahanan. Sabi niya sa mga lalaki, pabayaan po ninyong paglingkuran ko kayo. Magpahinga muna kayo sa lilim ng mga punong ito at kukuha ako ng tubig para makapaghugas kayo ng inyong mga paa. Natutuwang naupo ang mga lalaki sa lilim ng puno. Agad nagpahanda si Abraham kay Sara ng pagkain para sa mga bisita. Tinapay, keso, gatas at karne ng batang baka. Abalang-abala ang mga alipin at sa kusina. Pinakain ni Abraham ang mga bisita sa lilim ng puno. Nagtanong ang isa sa kanila, nasaan si Sara? Nasa loob po ng tolda, sagot ni Abraham. Sinabi ng lalaki, pagkaraan ng 9 na buwan, magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki. Narinig ito ni Sara na nagtatago sa likod ng pintuan ng kanilang toldang bahay. Ha 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 ha! Tumawa siyang mag-isa. Imposibleng mangyari yon. Matandang matanda na ako. Bakit tumawa si Sara? Tanong ng bisita. Hindi po, pasinungaling ni Sara. Oo, tumawa ka. Pilit ng bisita. Mayroon bang mahirap para sa Diyos? Magkakatotoo ang sinabi ko. Nang marinig ito ni Abraham, nalaman niyang hindi mga karaniwang tao ang kanyang mga bisita. Ang sinabi ng kanilang leader ay mga salita mismo ng Diyos. Pagkakain ng mga bisita, nagpahinga sila at nagpatuloy sa kanilang pupuntahan. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Naglihi si Sara at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na siya. Pinangalanan nila ang bata na Isaak. 100 taon na noon si Abraham nang ipanganak ni Sara si Isaak. Nang malaki na ang bata, nagdaos ng malaking handaan si Abraham para sa kanya. Kayang gawin lahat ng Diyos. Kahit matanda na sina Abraham at Sara, ay nagkaanak pa rin sila. Oo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham dahil siya'y kinilala ng Diyos upang mag-utos sa kanyang pamilya na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan, na maging Diyos nila ang Panginoon hanggang sa susunod na lahi. Memory Verse, Awit 107. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ano-ano ang mga salitang nawawala? Magpasalamat, mabuti, kagandahan loob. Sige, ulitin natin ang memory verse. Memory verse, Awit 107. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahan loob ay magpakailanman.
Ano ang pangalan na ipinalit kay Abram? Ang pangalan na pinalit kay Abram ay Abraham. Ano ang ibig sabihin ng Abraham? Ang ibig sabihin ng Abraham ay ama ng maraming bansa. Ilang taon na si Abraham nang ipanganak ni Sara ang kanilang anak? 100 taong gulang na si Abraham nang ipinanganak ni Sara ang kanilang anak. Ano ang pangalan ng anak nila? Isaak ang pangalan ng anak nila. Saang lupain sila pinapunta ng Diyos? Sa Kanaan sila pinapunta ng Diyos. Ano ang ipinalit na pangalan kay Sarai? Sara ang ipinalit sa pangalan ni Sarai.